Samantala, sa puntong ito, makakausap po natin si PO1 Hans Wilson Ariola, ang naka-duty po dito sa community precinct, malapit po dito sa pinangyari ng insidente. Maram, magandang hapon po, sir. Magandang hapon din, sir. Apo, at sa investigation po ninyo, kumusta po yung naging mga payag ng mga witnesses at mukha ubang parang medyo ano po ang kalagay ng babae bago nangyari yung insidente? Ang sabi kasi ng mga nakakita, naglalakad yung babae, parang malayo yung isip niya eh. Parang medyo may iniisip siya na tapos nagbubusina yung tren, hindi siya tumawid pa rin talaga siya sa release ng tren. So kahit to malakas naman yung busina, oh, malakas po, ano, sir, pero malakas. Parang hindi niya napansin eh, no? Yes sir, parang may iniisip po siya na malalim eh. Opo. Meron ho bang parang nagtangka na bukod doon sa busina ng tren, sigawan siya para... Ay, humarang po sa kanya, sir. Ganun din po, dumiretso pa rin po siya sa pagtawid po sa release ng tren. Opo, at ito na nga ho nangyari, opo, yung kanyang pagkasawid. Nasagi po siya, na tinamaan po siya dito sa may kanang kamay niya. Opo. Ayun po. Tapos, pagkatapos po nang nangyari, tinurdo na po namin yung area, tapos lumating po yung ambulansya. Dinerecho na po siya sa UST Hospital. Ano pong banggit ng pamilya? Sila po ba mag-file ng kaso o maghahabol? May nabanggit po ba sila siya? Sir, actually, wala pong nabanggit ng family. Mm-hmm. Pagdating po namin doon, ayun po, tinanover na po namin siya sa investigator ng Station 4. Opo. Sa panig po at pananaw ng PNP, itong release kahit papano talagang dapat nire-respeto kumbaga ano, dahil talagang mahirap nga naman tumigil yung tren ng basa-basa. Opo sir, opo. Kailangan po pag tumatawid po tayo ng release ng tren, kailangan po magmasid po talaga tayo, stop and look and listen po talaga tayo. Tsaka minsan dito din sa area na to may mga aksidente na gusto lang lumusot ng ibang mga motorista, yun ang pinagmumulat. Yes sir, minsan yung ibang motorista nagmamadali ho, kahit po nakabumababa na po yung pinaka-safety ng tren, lulusot pa rin po. Kaya po sa mga motorista na lang, paalala, stop and look and listen at mag-ano po tayo sa... Kasi po yung tren, dire-diretso po yan, mahirap po i-stop yan. Maraming salamat po sir. Si PO1 Hans Wilson Ariola, siya po yung investigador na may hawak dito po sa kaso ng pagkamatay ni Florinda Subnet.